Yes. Now, ngayon po, pupuntahan po natin yung mga halaman ni Nanay. Kung paano niya, gaano po talaga kahirap dito kapag umuulan na. So, ayan, dahil... So, dahil nga umuulan na, so nangangamba po si Nanay Malo na itong mga tanim niya na ito ay malunod po sa tubig. Dahil ito pong location nila, mababa po talaga at part po ito ng Laguna Lake na... Sa tuwing tagulan po talagang umaapo po yung mga tubig dito. Ayun natin si Nanay sa kanyang mga halaman. So ang ginagawa niya po kasi ay tinatanggal niya po yung kanyang mga halaman doon sa naano ng tubig na dahil para po maingatan niya na mabuhay pa. May mga mais dito si Nanay oh. Ah, ito po. Ah, sa inyo to dati, pero binigay nyo na sa kapitbahay. Ah, okay po. Ayan, binigay na lang daw po ni Nanay ito sa kanyang mga kapitbahay kasi walang garden. Napakabait talaga ni Nanay. Ay. Ngayon po, andito tayo sa may gulayan ni Nanay Marilu. Dito po nakatanim yung kaniyang mga gabi. So ngayon po, yung mga gabi, kailangan niya pong tanggalin dito yung iba para mapapakinabangan pa. At dahil nalubog na nga po ito sa tubig baha, so ang gagawin niya po, yung mga maliliit, ililipat niya po doon sa mataas na lupa na may mga halaman din siya para mabuhay pa. Pero yung iba po dito, sabi po niya, ay hindi na rin pwedeng magtagal dito dahil yung tubig na naipon dito ay magtatagal na rin yan dahil tag-ulan na. So mabubulok lang din po yung mga gabi. So dapat po kasi itong mga gabi na to ay hindi na lulubog sa tubig dahil ito po yung mga gabi na naglalaman. At kung hindi nga rin po sana lockdown ngayon ay madali lang din pong maibibenta itong mga gabi na to dahil yan po yung ginagawang laing. So kaya ngayon po ang ginagawa lang ni Nanay muna ay hanggat maaari ay yung pwede pang ma-transfer doon sa panibagong lupa ay gagawin niya po. At aside po dito, yung mga tanim niya pang mga kalabasa, upo, okra ay nalubog na rin dito sa baha kaya wala na rin no at mamamatay na rin yung iba. Pero yung iba po na-transfer na niya. Gabi ni Nanay, pag natanggal niya na po dito, ililipat niya po doon sa taas na tawalan tubig kasi sayang po kapag nandito mamamatay lang dahil pinan niya po yung tubig. So noong mga nakarang araw po na napunta tayo dito, wala pang tubig dahil sunod-sunod po yung pangulan, kaya ganito po yung nangyari. May balon dyan ha, may balon daw dyan. Na ano po yung gabi na maglalaman na sana sa lilipat po ulit dun sa panibagong lupa.
Muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng tumutulong sa pamilyang ito, kay Nanay Malu, kay Jason, at kay John Paul. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa aking mga subscriber and viewers, sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta po. Maraming pong salamat sa inyo at pagtutulungan po natin at pangako ko po na isasaayos natin yung bahay ni Nanay Malu. Dahil napakahirap po, lalo na po ngayong magtatag-ulan, nakita niyo naman po dun sa unang video natin na talagang tumutulo yung bahay nila dahil mga trapal at mga sirasirang dinding lang po yung nakatagpi dun sa bahay nila or dun sa kubo-kubo. So pangako po kay Nanay Malu, pagsisikapan po natin na maisaayos yung kanilang bahay para po na sa ganun, sa mga darating pang mga tag-ulan at mga bagyo ay hindi po sila mahirapan at maging maayos po yung kanilang sitwasyon. Hindi po natin sila iwanan hanggang hindi po natin na isasaayos yung kanilang bahay. So yan, ganito po yung sitwasyon nila dito kapag bumabaha. And then aside po dito sa ganito, lumalalim pa po ito habang tumatagal po yung tag-ulan. Kaya ang problema ni Nanay Malu dito, kapag sila ay tumatawid, napakahirap. So doon po sila sa kabilang lugar, may tawiran daw po sila doon. Pero ayun, hanggang lampas tao pa rin po yung tubig.
Aray.